Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung anong message ng person mo sa iyo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Leo? Ito yung una niyang message. Paubaya. Teka lang, may nakaipit eh. Ang bilis naman niya magpaubaya. Ay, teka lang guys. Eh, tatlo na pala to eh. Ito yung unang card, paubaya. Tapos yung next message niya, province. Naku, ang daming probinsya sa buong mundo. Next naman ay naiisip kita bago matulog. Magulo pala yung person mo. Pinaubaya ka na tapos iisipin ka pa niya. Kapag nagpapaubaya ka, ibig sabihin, totoo yung feelings mo talaga dun sa person. At saka, hindi ka selfish. Pwede rin na ikaw yung nag-iisip sa kanya kasi connected ka sa kanya. Ngayon naman, gamit ang tarot cards, alamin natin ang iba pang detalye. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang past, present, at future mo. At saka guys, pasensya po kasi hindi lahat ng energy nyo ay makukuha ko. Sana po maintindihan nyo. Ikaw na rin bahalang tumukoy kung sa past, present, or future ka na ng reading na ito. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng mga Leo? Ito yung mga cards mo para sa past. Ang 5 of Wands, ang bilis ko, di ba? 5 of Wands in reverse, 10 of Cups upright, at the Death upright. Ang ilan sa inyo, yung argumento nyo ng person mo ay yung parang ano lang, paikot-ikot. Walang katapusan na issue o kaya problem. Nai-stuck yung relationship nyo sa ganung sitwasyon. Pero kahit na nagkakaroon ng problema sa relationship nyo ng person mo, magkakaayos kayong dalawa. Yung bang magkakaroon ng pag-uusap para sa pagkakasundo. Wala naman talagang perfect na relationship. Pero dahil sa responsable kayong dalawa para maayos at mag-work ang relationship nyo, ay nagiging perfect. At saka yung relationship nyo ng person mo ay may chance na mag-succeed dahil sa maganda yung teamwork nyo yung dalawa ng person mo. Lalo na kapag may mahirap na sitwasyon or nasa difficult moment yung relationship nyo. At saka ang ilan sa inyo na nagkakaroon ng problema sa relationship, kailangan makipag-communicate. At saka maging aware ka sa emosyon o yung mga pangailangan ng person mo. At saka ipinapakita ng mga cards na ito na hindi lahat ng battle ay susugurin o lalabanan. Basta alam mo kung ano yung estado mo, at saka alam mo yung goal mo, may clear thinking ka, marami kang pwedeng maging paraan para sa pagkakaroon ng solusyon. Ipinapakita kasi ng mga cards mo na kung nasa relationship ka man or single ka, may mga pagtatalo. Ang advice ng mga cards para sa pakikipag-communicate, alamin kung ano yung tama, hindi kung sino yung tama. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nakita mo na yung soulmate mo at magkakaroon kayo ng long-term relationship. At sa mga single na naghahanap ng karelasyon, good sign itong cards na ito dahil magkakaroon ka ng bagong karelasyon at magkakaroon kayo ng long-term relationship at maaasahan mo yung person na ito. Secure and stable ang relationship niyo sa future. Past pa lang ito ah.
Pero syempre guys, kahit na maganda yung sinasabi ng mga cards, kailangan mo pa rin i-maintain at mag-effort para mag-work yung relationship ng tuloy-tuloy. At saka nakadalawang cards ka na para sa new beginning. Maraming pagbabago sa buhay mo na kailangan mo i-let go at kailangan mo i-welcome. Itong relationship mo ngayon ay magiging kakaiba kesa sa mga past relationship mo. Sa mga single, kakalimutan mo na yung mga lumang paniniwala mo at i-welcome mo yung mga pagbabago na nangyayari or transformation sa buhay mo. Sa career, mas mapapabilis ang trabaho kung magkakasundo. Sa financial, ang ilan sa inyo, napupunan mo naman yung pangangailangan. Ang ilan ay hirap sa financial pero magbe-benefit ka rin kasi marami kang matututunan. Sa health naman, alagaan at huwag abusuhin ang katawan. Ito yung mga cards mo para sa present. Ang Four of Pentacles in reverse, The Tower in reverse, at The High Priestess in reverse. Unahin muna natin yung career. Kasi ang ilan sa inyo, yung bang meron kang good personality at saka maganda yung manner mo. Kaya marami kang nakakasundo at saka yun yung asset mo. Sa mga Leo na nagkakaroon ng problema sa work, ang advice ng mga cards ay mas mag-focus ka sa pagtatrabaho at saka yung pagiging honest. At saka kailangan mo mag-ingat sa mga person na pinagkakatiwalaan mo. Pagdating naman sa financial, ipinapakita na marami kang gastusin, maybe sa family mo, sa personal na buhay, o kaya ang ilan sa inyo kahit relatives mo tinutulungan mo eh. Pero ang ilang Leo sa ngayon kasi medyo mahirap yung sitwasyon, kaya naglalaylo sa pagtulong. At sa health naman, kailangan i-release mo na yung mga negative emotions para hindi maka-apekto sa healthy mong katawan. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay yung nire-release nyo na, ikaw o kaya yung person mo, yung mga negative emotions para magkakaroon ng improvement ang relationship. Ang ilan sa inyo na nag-let go sa toxic na relationship, may good news na paparating sa iyo kasi ito yung tamang direksyon ng buhay mo. Ang ilan sa inyo na unhappy ang relationship, anuman yung sitwasyon mo na hindi maganda or toxic, hindi na kailangan mag-hold on. Ito na yung time para tapusin. At saka, ang advice ng mga cards, kung pinagpapatuloy mo pa rin yung mga bagay na hindi tama para sa'yo, sinasayang mo yung chance at saka opportunity na ma-meet yung totoong person na nakalaan para sa'yo. Para yan sa mga single o kaya nasa relationship. At saka binibigyan ka ng hint ng mga cards na yung person na naging date mo ay hindi pala ganun sa inaakala mo. Sa mga single, maging maingat kasi ang ilan sa inyo makakakilala ka ng person na masikreto at saka may hidden agenda. Sa pagkakaroon ng relationship, hindi kailangan yung magtatago ng sikreto. Kailangan maging totoo. Hindi kailangan i-please yung partner para ikaw yung pipiliin. At ang advice pa ng mga cards, kailangan yung relationship nyo ng person mo ay hindi puno ng dishonesty para walang mabubuong galit. At saka ipinapakita rin na ang ilan sa inyo may person na nagkaka-interest sa'yo, nasa relationship ka man or single. Pero itong person na to, walang balak na sabihin sa'yo yung nararamdaman niya. Pero wag na lang, kasi hindi naman maganda yung intention niya. Ito naman yung mga cards mo para sa future. Eight of Wands in reverse, the Justice upright, King of Wands upright. Dahil na rin ang ilan sa inyo ay hindi kayo nakikipag-communicate sa person mo, nagkakaroon ng misunderstanding at saka miscommunication
yun yung nagiging problema sa relationship yun ng person mo. At saka ang ilan sa inyo, ang isa pa sa nagiging problema sa relationship ay yung lack of sexual compatibility. At ang feeling ng person mo ay hindi siya masaya at frustrated. Ang ilang single magkakaroon ng relationship pero sandali lang. Kasi isa sa inyo or maybe ikaw yung mawawala ng interest. Pero syempre guys, nakikita ni God yung bawat nangyayaring sitwasyon sa buhay natin. Kaya yung mabubuti ay binibigyan ng blessing. At ang isa doon ay yung pagkakaroon ng tahimik at masayang relationship. Kung ano yung trato mo sa kanya, yun ang magiging balik sa iyo. Ang ilan sa inyo na single, humihiling ng pagkakaroon ng lifetime partner, ng maayos na relationship, ibibigay sa iyo yun. Pero syempre, parang treasure hunt ang mangyayari, kaya hindi mo kailangan tumigil at magpastak sa mga nakaraan, kundi move forward lang. Ang advice pa ng mga cards ay maging open sa communication sa kung ano yung gusto at ayaw. Ang ilang single, magkakaroon ka ng maiksing relationship. Yun ay dahil sa yung person na na-meet mo ay arrogante, aggressive, at saka yung feeling boss. Yan yung mga bagay na hindi nyo mapagkakasunduan. Kaya magiging maikse yung relationship nyo. Ang iba naman kasi dahil sa distance. At nawawala ng time yung person. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang person mo gusto niya na pareho kayong successful. Kasi ito yung paraan niya para maprotektahan ka. Lalo na sa panahon ngayon na mahirap talaga ang buhay. At pagdating naman sa career, ang ilan sa inyo ay successful. Kaya pati yung financial ay maayos din ang dating. Ang ilan naman sa inyo sa career, kailangan huwag mag-overwork para hindi ka nai-stress. Kailangan ng balanse. Ang ilan sa inyo sa health ay nagkaroon ng malubhang sakit. Pero ang advice ng mga cards sa'yo ay kailangan huwag mag-isip ng negatibo at saka magkakaroon ka ng healing at saka recovery. At ang advice ng mga cards ay kailangan mas bigyan mo ng priority ang health mo. Ito naman yung last card para sa advice. The Temperance in Reverse. Ang advice ng mga cards para sa pagkakaroon ng better relationship ay yung pagkakaroon ng balance at saka stability. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship yung nagkakaroon ng argumento at saka yung relationship nyo ay kulang sa love and respect. Yun bang hindi yun nababalik sa iyo? Sa mga single naman, ipakita mo rin yung soft side mo. Yung pagiging affectionate. Kasi yung ibang person, nagmamaling akala na yung mas magaling ka sa kanila. Pero para sa'yo, pinapakita mo lang yung natural mo. Wala namang ibang ibig sabihin yon. Sa career at finances, ipinapakita ng card na ito na kailangan ng balanse. Kailangan din ng adjustment para makabalik ka sa dati. Kasi guys, kung hindi mo mababalanse yung takbo ng career mo, maaapektuhan na din pati yung finances. Kailangan ng communication at teamwork sa trabaho. At saka dapat happy ka rin sa ginagawa mo. At saka sa health, iwasan na mag-worry. Kasi ito yung makakaapekto sa kalusugan mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang advice ng Mystical Cards sa iyo.
butterfly, the soul. To experience our full selves, we often go through a difficult period of transformation and growth. Trust what you feel. We all have stages to pass through in life, and not all are easy. Look ahead to where you wish to be, not where you have been. Self-trust and the trust of your partner are necessary for a positive relationship. Tarantula, connection. It is time to bring together desperate aspect of your life. Everything is connected. When you are afraid or unsure, it is important to know that you are never alone. You can do magic. We all can. Meerkat, responsibility. Do you take responsibility seriously, or is it easier to blame others or outside influences? There should be a balance between responsibility for others and yourself. Someone may not be honoring their word. Developing altruism is important. Teaching others the skill you have mastered is highly honorable act. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm, God is always helping you invisibly. Believe it. Type yes if you believe. Pasensya na kayo guys, di ko napansin eh. Wala na palang battery. Tuloy ko na lang dito. 8888, money, success, and love is headed your way in an unconventional way. Are you ready for it? Type 8888 if you are. 611, the words that you think, speak, and write are determining how things go far for you. So focus on your desires and positive outcomes.